Good morning po sa inyo lahat. Isa pang liyugto na ating COVID Bible School. Ang pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay may kapanahunan ang bawat bagay. May kapanahunan ang bawat bagay. Paminamahal, sana po kung maaari ang ating buhay ay laging maganda, masaya, at sagana. Kaya tayo malimit po manalangin to kasi mga bagay na ito, manalangin tayo sa pagpapala, para sa pag-iingat, provision at kalusugan ng ating pangatawan. Tignan na alam po natin na hindi po ganun lagi ang nangyayari. Na kung paano po sa kalikasan ay merong araw at may gabi, meron pong tag-ulan at tagtuyo, ganyan po ang ating buhay. Kaya sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 3, sabi po roon, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagkapagaling. Panahon ng pagiba at panahon ng pagtayo. Sabi nga po sa verse 6, may panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagkatapon. Ang minamahal, ating buhay po ay sari-sari, may masaya at may malungkot, malungkot at masaya na yugto at pangyari sa ating buhay. At mga bagay itong mga minamahal nangyayari ayon po sa sakdal na plano at kapangyarihan ng Diyos. Ay nga po sa unang Samuel kapitulo 12:7, sabi po roon, 1 Samuel chapter 2:7, sabi po roon, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kaya mo sa ating buhay, kung tayo makaranas po ng kawalan o ika nga ay parang trahedya, nakapagalan doon lang po si Job sa Job chapter 1:21. Sabi niya po roon, sabi ni Job, kasi dumaan po sa maraming mga trahedya, sabi po ni Job, hubad ako lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik roon. Ang Panginoon nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga minamahal, kung dumating po sa ating buhay ang mga hindi magandang ikangain bagay at pangyayari, at huwag kalimutan mga minamahal na tayo po ay pao mga nilikha lamang ng Diyos. Tayo pao mga nilikha lamang ng Diyos. Ay sa kanyang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig sa atin, siya ang nagpapangyari sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya mga minamahal, lagi tayong pasako sa kanya. Maraming salamat.